So, sa office, ang gagawin is pupunta ng branch fulfillment. So, dito sa branch fulfillment, mamimili ng store na pagpiprintan. So, ayan. Tapos, yung assigned quantity, sample 1,000. At sino yung magpiprint? Kunyari, sample si Leo. So, save. Ngayon, pagdating naman sa store, ang mayyari, pupunta siya ng CPD. So, transaction CPD. Then, sasabihin naman sa kanya kung ano status yung hahanapin niya eh. So, sample ko sa finish. So, eto siya. Ngayon, ang gagawin ng store, check niya yung branch fulfillment, ilan daw yung ipiprint niya. So, dito, ang ipiprint niya daw is 1,000. Ngayon, nag-partial na si store, magpapadala na siya. So, pipiliin niya yung reference number, then ilan partial delivery yung papadala niya. Ngayon, kunyari dito, bus or kung ano man yung reference number nung bus number, then save. After nito, pag na-save, i-click nyo lang to, then print. Ngayon, pag-print nito, ito na yung ilalagay doon sa printout. Ito, ayan. So, tatlong klase to. So, yung nasa bagitna, malalaman nyo kasi dito kung ilan pa yung mga balance na kailangan nyo pang i-print. So, kung nag-partial kayo, ito na yung pinaka-reference nyo. Then, yung sa babang baba naman, ito na yung pinaka-gagamitin yung pull-out form. So, hindi na kayo gagamit ng kulay pink, ito na yung gagamitin yung pull-out form. Okay? After ma-print nito, so dito naman sa support service, ang gagawin naman para mag-receive is pupunta sa outgoing. I-click niya ngayon yung item. Then, ilan daw talaga yung so ngayon na-receive niya. So, 500. So, pag save, automatic nang magkakaroon to ng receive by at receive quantity. Kaya pagtingin dito sa branch fulfillment, so may na-print na daw na 500. So, ayun lang siya.